Hey yo, what's up? Ako nga pala si BT. At nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, ha, syempre, meron tayong panonooring isang video ngayon. Ito po ay nagmula kay Regy TV. Ayan, ha, sa lahat ng mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Regy TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapagsubscribe, subscribe na din po kayo mga katunay sa channel ni Regy TV. At syempre, huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Ayan, at maraming salamat sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking channel at sa mga nagsasubscribe. At nagsubscribe, maraming salamat po. Thanks. At syempre, huwag na natin pagtagalin ang laman ng video ito at bibigyan natin ang reaksyon. Sabay-sabay na nating panoorin ito mga katunay. Regy TV, pasok! Nangingialam na naman si Arnold Clavio sa isyo ng Maharlika Wealth Fund at hindi pa ito nakontento at pinagmumura sabay paniningil sa utang di umano ni Pbbm na 203 billion pesos. Ayan ha, usapang Arn tayo ngayon mga katunay. Pinagmumura daw si Pbbm, grabe, ano ba yan? Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Sinabi nga ni Arnold Clavio na imbis na pondo mula sa pensioners mula sa SSS at GSIS, kunin ang perang gagamitin sa Maharlika Wealth Fund ay mas mabuti pa raw na gamitin ang 203 billion pesos tax na utang di umano ng pamilyang Marcos. 203 billion pesos na state tax, 275 billion pesos para Maharlika Wealth Fund. 72 billion pesos na lang ang kulang. Pwede na ba? At kung hihingan natin ang bawat mambabatas ng tig 100 milyong pesos bawat isa, nasa 250 member of House of Representatives o sumatotal ay makakalikom ng 25 billion pesos. Sakto lang, kaya dapat bilisan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR at nang magkaalaman na kung mayroon ngang pananagutan ang mga Marcoses kaugnay ng usapin ng state tax. Okay, punta na po tayo rito sa napakabait. Ayun, at medyo talagang bumibira na naman si Arn, no? Talagang akala natin itapos nang magsalita si Arn. Pero eto pa rin at siya'y bumubuga-buga na naman, no? At syempre, bago natin na magpatuloy, nais ko nga palang magbigay ng credits dito sa video na ito na ating papanoorin na si Sir Badong Aratilis. Ayan, ha, supportahan din natin si Sir Badong dahil meron din siya YouTube channel. Panoorin natin mga katunay at supportahan si Sir Badong Aratilis. So, ipagpatuloy natin ulit mga katunay. Mahal at responsable, gagalangin, no? Magalang sa kababaihan. Nagpo-proteksyon sa mga kabataan. Ay isang dakilang tao, no? Mapagmahal. Wala sa ni sa hinagap, wala sa isip nitong tao na 'to na magsamantala sa kapwa. Napakabuting mamamayang Pilipino. Dapat bigyan ng award ang lover boy po ng bayan, Arnold Clavio. Kumausaw na rin po. Ang, alam nyo, kayo talagang mga media, no? Kayong mga mabubuting halimbawa. Ang ganda-ganda pa ng intro ni Sir Badong, eh, no? Tapos bigyan, matatawa ka talaga, a lover boy. Sir Badong talaga. Sa media, kayong walang dungis, no? Na mga media man. Mapagkalinga sa kababaihan. Protektor ng mga kabataan, Arnold Clavio, lover boy. Alam mo, no? Alam niyo naman 'yan eh. Niluloko niyo lang yung mamamayan eh. Nagkukunwari kayo na hindi niyo alam kung ano yung state tax. Kung hindi niyo man alam, dapat nakinig kayo kala
ang dami na po nagpaliwanag eh. Yung tinanggal na BIR chief, napaliwanag na rin na hindi naman kinakailangan magbayad si Pangulong Marcos ng estate tax. No? Si Enrile, napaliwanag na rin yan. Na yung estate tax ay kinukuha dun sa mamanahin. Nang may kasalanan kung bakit hindi nakasingil ang ng estate tax ay yung mga nagdaang BIR. Paulit-ulit kayo sa estate tax. Samantalang ang linis ng budhi mo. Mapagkalinga ka sa kabataang, kababaihan, pinagtatanggol mo. Hype ka. Isa kang yun lang masasabi natin kay Loverboy. Ayusin mo muna buhay mo, boy. Ha? Panagutan mo yung mga dapat mong panagutan. Wala akong pakialam. Kahit magalit kayo sa anong tawag mo ron. Hindi na natin kayo na kailangan sagutin yan dahil marami na sumagot yan sa mga sinabi niyan Arnold Clavio. Pero yung pagiging, yun na sagutin mo. Masyado kayong ano, masyado kayong malilinis sa budhi. Ayun, at nakikita natin at nadidinig na talagang naglabas ng saloobin eh, si Sir Badong Arateles tungkol kay Arn-Arn, no? Dahil nga si Arn-Arn ay patuloy pa rin na bumibira kay PBBM at patuloy pa rin niyang pinuprotesta ang bawat proyektong isinusulong ng ating Pangulo, no? Pero kung tutusin, buenas pa nga sila dahil napakabait ng ating Pangulo, no? Hindi niya pinapansin yung mga ganyang tao na kahit naman nung eleksyon eh, marami nang bumibira sa kanya, maraming bumabato sa kanya ng masasakit na salita at sa kanyang buong pamilya. Not noon pa man, pero nananatili pa rin silang kalmado. Kasi ika nga may kasabihan, kung hindi totoo ang piraparatang sa'yo, hindi ka magiging apektado, tahimik ka lang. No? Pero kapag ikaw, eh, maingay ka, eh, talagang guilty. Diba? Pero ito si PBBM, swerte ng mga bumibira sa kanya dahil talagang hindi niya ginagamit yung pagiging presidente niya para kondinahin yung mga taong ito, no? At personalin, no? Professional kumilos tungtong si PBBM dahil na sige, parang bahala kayo sa buhay niyo, siraan niyo ako, 'di ba? Wala naman ako mapapala sa inyo, eh, 'di ba? Kumbaga si PBBM ay patuloy pa rin na inaasikaso kung paano maisusulong ang ating bansa, no? Pero yung mga kritiko na kumikritiko pa rin sa kanya mga ginagawa, eh, kumbaga inisip niya, hanggang dyan na lang naman kayo, di ba? Siya ang presidente, wala naman na kayong magagawa. At konti lang din naman ang naniniwala doon sa mga kumukundina kay PBBM, no? Minor de edad. Paalala ko lang, minor de edad. Arnold Clavio. Yun lang. Alam po ninyo, ito pong mga nangyayari na to. Kanina, an interview. Kanina ko lang napanood yung interview kay Kim, anong pangalan no? Kimbo? Yung congresswoman na isa sa mga author nito. Sa totoo lang, no? Wala siyang nakikitang mali sa Maharlika fan. Pero, wala na siyang nakikitang mali sa isinulong nilang batas. Ang question ko, bakit kayo sumuko dito sa mga tumututol? Alam po ninyo, no? Pasensya na po, mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ako mahilig makialam eh. Ngayon lang ako magsasuggest sa inyo. Wala akong pakialam sa uri ninyo ng pamumuno. Pero pwede po ba, mahal na Pangulo? Kasi hindi namin to naramdaman nung pinagtatanggol namin si PRRD na laging ano, laging parang naiiwan po kami sa ere yung mga tagapagtanggol, no? Kasi panahon po ni Pangulong Duterte, ayoko pong ikumpara kayo dahil alam ko magkaibang tao kayo. Marami po akong supporter na Marcos loyalist, no? Ako po ay talagang Marcos supporter dahil ang aming leader na si Sara Duterte ay kayo po ang kinikilalang leader. Hanggat kinikilala kayong leader ni Sara Duterte, tapat po kami
na kayo ang leader namin. Kasi leader namin si Sara Duterte. Pero pwede po ba kaming mag-suggest naman, no? Para naman, minsan, nakakasama ng loob na parang lagi kami naiiwan sa ere. Pinagtatanggol namin, tapos biglaan yung iatras. Ang pagbibigyan ninyo, yung mga kalaban. Ayun. Ang linaw po sa amin eh, no? Kailangan natin ng maharlika pan, yun yung pinaliwanag ni Kimpo, kung sino man yung congressman na yun. Ekonomista yata yun, kaya magaling. Dahil, kapos na kapos po. Yung 5 trillion, kapos na kapos po. Ang ganda ng paliwanag niya, no? Kapos po yan. Para makapagpatayo ng maraming mga tulay, mga kalsada, para makapagbigay ng ayuda, para mapatupad lahat ng proyekto ng pamahalaan. Kaya po sila nag-isip, no? Nag-isip po sila ng paraan para makatulong sa paghanap ng pondo ng pamahalaan. At napakaganda po ng naisip nila. No? Ako po, sumuporta. Marami po sa mga nanonood sa amin dito, sumuporta. Pero yung mga tumutol, lahat naman po, tinutulan yan eh. Di po ba? Alam po ninyo, siguro, panahon na po, Pangulong Marcos, na meron po kayong tagasagot. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, ang dami po sumasagot sa mga detractors eh. Merong spokesperson araw-araw si Harry Roque, in fairness, nagpalitan sila, naging si Panelo, tapos si Harry Roque ulit. Araw-araw po may programa si Harry Roque. Lahat po ng mga katanungan, lahat po ng mga ibinibintang ng mga kalaban ni Pangulong Duterte at that time, sinasagot po, no? Kami gusto namin kayong ipagtanggol, mahal na Pangulo eh. Mm. Alam nyo ba nun, madali po kaming magtanggol kay Pangulong Duterte? Kasi meron po kaming kinokopyahan eh. Ayan no, may banat yung mga kontra. No? May banat yung mga kontra. Pakikinggan lang namin si Harry Roque. Tapos, once a week, bumibira po si Pangulong Duterte sa mga bumibira sa kanya. Alam niyo po yun, mahal na Pangulong BBM. Supporter niyo po kami. Pero minsan naman sana, ang hirap na pong ipagtanggol kung hindi namin alam talaga ang lulugaran namin. Nakikipagbabagan kami sa Maharlika Pan. Bigla namin mababalitaan na isinuko na yung mga proponent. Isinuko nila yung pagpupondo ng GSIS at SSS. Eh, talaga naman pong lahat yan, tututulan nila eh. Yan, kung baga, eto, yung salita ni Sir Badong, no, ukol dito kay PBBM, is talagang naglabas siya ng kanyang saloobin, no, na sinasabi niya kay PBBM na sana si PBBM ay marunong dapat na magsalita. Kumbaga, dapat eh harapin niya lahat. Kumbaga, huwag niyang iwasan. Hanggat maaari kasi, yun ang, kung tutuusin yun ang hinahanap ng mga tao eh. Yung ano, yung FPRRD style. No? Siyempre, nakita naman nila kasi, nakita natin kung paano talaga ginamit ni FPRRD yun. At marami talaga na tumino noong mga panahon na yun. No, si FPRRD. Kumbaga, ang sinasabi ni Sir Badong, nandito kami, ipinaglalaban ka namin, ipinaglalaban namin lahat ng mga plano mo. Kaya, huwag kang umatras o umiwas sa kahit na ano. No? Dahil nandito lang kami. Kasi si FPRRD is talagang kilala talaga na pumapalagyan. No? Talagang ipinaglalaban talaga ni FPRRD kung ano ang dapat niyang ipaglaban. Yun ang masarap na ipagtanggol din. Yun lang naman ang hinahanap kay PBBM. Yung bagay na yon, yung makita siya sa pagiging matapang style, di ba? Kasi nakikita natin si
ang presidente natin is laging tawa, masiyahin, ganun. Pero sinasabi ko naman, hindi naman pare-parehong ugali ng tao. Ibang ugali ni PRRD, ibang ugali ni PBBM. Pero, syempre, gusto lang din makitaan na pagiging matatag ako. Kumbaga, sumanib ang katawan ni Apo Lakay kay, kay PBBM. Kumbaga, yun ang pinaparating ni Sir Badong, no? Kay PBBM. Kumbaga, suporta si Sir Badong kay PBBM sa lahat ng mga ginagawa ng PBBM. Hindi siya kumukontra. Kailangan maging matatag ka at harapin lahat ang dapat harapin. Ngayon po, tinanggal na yung SSS at GSIS. Kahit alam ni Kim po na ang laking bagay no sa mga member. Kikita yung GSIS at SSS eh. Sabi nga ng mga ekonomista, mas malaki yung puhunan mo na ilalagak, mas malaki yung tubo. Yun po yung purpose nun. Yung nag-ano ka, pinalaki mo. Ngayon, maliit na lang ang ating magiging fund. Maliit na lang. Maliit na nga. Eto na naman yung mga balita. Nagkalat na naman si JC Punong Bayan. Naghahanap yung media ng mga kalaban niyan, ini-interview maya't maya. Tapos mula sa gobyerno, walang nagtatanggol. Alam niyo po yung nangyayari? Kakampi na nila lahat ng media, tapos walang nagtatanggol sa mga magagandang ginagawa ng gobyerno dahil wala kayong spokesperson, ayaw niyo rin naman sumagot, mahal na Pangulo. Ayaw niyo naman ding birahin yung mga bumabanat sa inyo. Kaya nagtatagumpay, ha? Yung misinformation at disinformation. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagmula kay Regy TV. At syempre, credits dun sa video na ating pinanood na si Sir Badong, Arateles. Ayun, may punto din naman sa Sir Badong na kailangan ipakita din ni PBBM ang kamay na bakal na talagang hindi tayo pagagapi. Kumbaga, ipakita ni PBBM ang pagiging matapang. No? Katulad ng kanyang ama, talagang matapang talaga. No? Talagang pinakita ni Apo Lakay talaga na hindi niyo ako basta-basta matitibag. Ayun. Ayun lang. So once again, I'm BT. Get him out. Peace.